Ang isang falling star o shooting star ay walang kinalaman sa isang bituin. Ang mga kamangha-manghang mga guhit ng ilaw na nakikita mo minsan sa gabi sa kalangitan ay sanhi ng maliliit na piraso ng alikabok at bato na tinatawag na meteoroid o bulalakaw sa wikang Tagalog na nahuhulog sa kalangitan ng mundo at nasusunog. Ang maikli na buhay na tugigayan ng ilaw ang nasusunog na meteoroid ay tinatawag na isang meteor. Ang mga meteors ay karaniwang tinatawag na falling star o shooting star. Kung ang anumang bahagi ng meteoroid ay nakaligtas sa pagkakasunog at talagang bumabagsak na sa lupa, anuman ang natitira nito ay tinatawag na isang meteorite. Sa ilang mga oras ng taon, malamang na makakakita ka ng maraming meteor sa kalangitan sa gabi. Ang mga kaganapang ito ay tinawag na meteor shower at nagaganap ito kapag ang Earth ay dumaan sa landas ng mga labi na naiwan ng isang kometa habang ito ay umiikot sa Sun. Ang mga shower na ito ay binibigyan ng mga pangalan batay sa konstelasyon na naruroon sa kalangitan, kung saan nagmula ang mga ito. Halimbawa, ang Leonid Meteor Shower, o Leonids, ay lilito na nagmula sa konstelasyong si Leo. Mahalagang maunawaan na ang mga meteoroid o mga meteor ay gayunpaman hindi talaga nagmula sa mga konstelasyon o alinman sa mga bituin sa mga konstelasyon. Mukhang nagmula lang sila sa bahaging iyon ng kalangitan dahil sa paraang nakatagpo ng Earth ang mga partikulo o maliliit na bahagi nito na lumipat sa landas ng orbit ng kometa. Ang pag-uugnay sa pangalan ng shower sa rehiyon ng kalangitan kung saan sila nagmula ay nakakatulong ng mga astronomo na malaman kung saan sila titingnan. Ang alikabok at mga bato na nagdudulot ng meteor shower ay pangunahing mula sa Earth na dumadaan sa debris stream na naiwan sa pamamagitan ng isang kometa habang ito ay umiikot sa araw. Karaniwan, ang orbit ng Earth at orbit ng kometa ay bahagyang nakatagilid sa isa't isa. Kaya sa isang side lamang ito maaring magtagpo. Tandaan na ang isa sa mga pinakamahusay na shower ng meteor. Ang Perseids ay nangyayari sa buwan ng Agosto. Ang peak time ay kapag makikita mo ang pinakamalaking bilang ng mga meteors bawat oras. Nangyayari ito sa kalagitnaan ng Agosto at ito ay maaaring kamangha-manghang makita. Ang bulalakaw, bituing alpas o meteoroid ay isang maliit na mabato o metalikong bagay sa kalawakan. Nabubuo ang bulalakaw dahil sa pagbabangaan ng mga planeta at ang ilan sa mga ito ay nakakapasok sa daigdig o sa ibang planeta. Sa Ingles, tinatawag itong meteoroid na isang katawagan para sa mga partikulong sinlaki ng buhangin hanggang malalaking bato hanggang isang metro ang haba na makikita sa solar system. Lubhang mas maliit ang meteoroid sa asteroid. Tinatawag na meteor ang nakikitang daanan ng isang meteoroid na pumapasok sa himpapawid ng mundo o sa ibang himpapawid ng ibang planeta. Sa Tagalog, tinatawag na bulalakaw ang parehong meteor at meteoroid. Tinatawag din minsan ang parehong asteroid at kometa bilang bulalakaw. Kung ang isang bulalakaw ay nakaabot sa lupa at nakaligtas sa pagsabog, tinatawag na itong meteorite o taing bituin sa Tagalog. Ang pinaka-historical na bagyo ng meteor sa modernong panahon ay ang Leonids noong Nobyembre taong 1833. Ang isang pagtatansya ay umabot sa higit sa 100,000 meteor sa isang oras ang naganap noon. Ngunit habang ang bagyo noon ay humihina, tinatayang higit sa 200,000 bulalakaw sa loob ng 9 oras ng bagyo, sa buong rehiyon ng North America sa silangan ng Rocky Mountains. Ipinaliwanag ng American Denison Olmsted ang tumpak na kaganapan. Matapos ang pag-research sa huling linggo noong 1833 upang makakolekta ng mga impormasyon, ipinakita niya ang kanyang mga natuklasan noong Enero taong 1834 sa American Journal of Science and Arts, na inilathala noong Enero-Abril taong 1834 at Enero taong 1836. Nabanggit niya na ang shower ay hindi nagtagal at hindi nakita sa Europa. At ang mga meteors ay lumiwanag mula sa isang punto sa konstelasyon ni Leo at inisip niya ang mga meteor na nagmula sa isang ulap ng mga particles sa kalawakan. Nagpatuloy ang pag-research. Bagaman may mga mananaliksik ang naguguluhan kung ano talaga ang totoong naganap.
alinmang planeta sa solar system sa kalawakan na may malinaw na kapaligiran ay maaari ding magkaroon ng mga meteor shower. Tulad ng buwan na malapit lang sa Earth, maaari din itong makaranas ng parehong mga shower. Ngunit magkakaroon ng sariling mga pangyayari dahil sa kaiba ng kapaligiran. Tulad ng malawak na pagtaas ng sodium. Pinapanatili ngayon ng NASA ang isang patuloy na database ng mga sinusunod na epekto sa buwan na pinananatili ng Marshall Space Flight Center kung mula sa isang shower o hindi. Maraming mga planeta at buwan ang may epekto sa mga crater na nakikipag-date pabalik sa mahabang panahon. Ang Mars, at gayon din ang buwan nito, ay kilala na may mga meteor shower. Ang mga ito ay hindi napansin sa iba pang mga planeta ngunit maaaring ipinapalagay na umiiral para sa Mars. Bagaman ang mga ito ay naiiba sa mga nakikita sa Earth dahil ang iba't ibang mga orbit ng Mars at Earth na nauugnay sa mga orbit ng mga kometa. Dahil sa magkaparehong presyon ng hangin para sa meteors, pareho ang mga epekto. Tanging ang medyo mabagal na paggalaw ng meteoroids dahil sa nadagdagan na distansya mula sa araw, ay dapat marginally bawasan ang liwanag ng bulalakaw. Ito ay medyo balanse sa mas mabagal na paglusong na nangangahulugan na ang mga meteor ng Martian ay may mas mahabang panahon.